lahat naman ang yan, nagiging masaya. Katulad nga ng dinarayo, pag malaro, yung istampang bato, libu-libong tao ang dumadayo ron dahil nakikita nila yung isang kasayahan na wala naman silang nagiging problema, maging mahirap o mayaman. Sunod nila yung gusto nila pagdating nila doon sa bulubunduki na yun. Doon tayo sa mga nagkakarga, kaya sila yung nagkakarga, para din maidaos nila yung pang-araw-araw nilang pangangailangan dahil dala ng kahirapan, hindi naman natin masabi na ang lahat ay mayroong taniman dito. Apo si Jan Rencel S. Nairo, 13 years old, natira po sa Sitio Torres. Magkaraga po, mahirap po yun eh, kasi po, minsan makakatilim. Pahinga po kayong pahinga. Mas minsan naman po, mabigat. Mabigat tapos, malaya pa po yung ibang pupuntahan mo. Yung iba naman po, kasi ano eh, doon po napupunta sa may sasakyan ng tricycle-an. Kaya po, nahihirapan po kami magbuhat. Nagsimula po sa pagkarga yung 9 years old lang po ako. Kasi pinagpatuloy ko na po kasi po doon po. Nakakakuha po ako ng maraming pera. Nasa ano po yun? Minsan po, 25 na kilos. 25 kilos gano'n po. Ang mga bata dito, habang marunong ng magkarga, ay nangangargahan sila para kumita, para makabili sila ng gusto ba nila. Kasi pag sa magulang lang galing, ay hindi sila makabili ng gusto nilang makain. Kaya kahit hindi nila kaya, sila nangangargahan para kumita. Tara muna ako. Ang nasa pa kayo? Nagulang kami kayo. Nagulang kami. Layan. Layan? Doon ako tara na kayo. Nagulang kami.
Bigyan lang kayo. Tayo lang ako. Teka namin sa daan, ha? Magaling mo ako sa baba ito. Minsan naman po yung kinikita ko. Minsan po kay mama, minsan po sa akin. Kaya pa nauuto po, nauubos ko rin po sa pagkain. Ayan, kung bata, no? Ano ba? Nasobrahan yung bigat niya ng guru. Eh, mahilig talaga maghanap buhay. Kahit di mo payagan, naalis pa rin, tatatas. Makahanap lang ng pagkakitaan. Minsan po, sandan. Pag marami pong kalakal, pag ano, 50 lang po. Kaya 100. 100 na lang. 100. Parang lugi na lang po yata ako na. Ano talaga po eh? Ah, saan talaga pera ko eh? Ay, pwede po yan. Sabili ka bang pasal mo sa kapatid ko? Anong? Kapag dito na. Ano yun? Tinapay. Iba pa po ang akin, minsan po kay mama. Gusto lang po ibigay. Apo, bibigay po sa akin. Ito na po yung nabili ko. 4 po. Kasi yung iba naman po, ano, bibigay po kay mama. Ito pong 50. Mama. Balik ka. Ma! Ito ayun sa'yo, 50. Ma, 50. Ito yung kinita mo. Tama. Gindalan, nasan sila? Tulog. Kumain na ba kayo? Kumain na kami. Ito, Brenda. Ayun, natulog sila. Ikaw, ni ka dito, kain na tayo. Ajay! Ajay! Minsan po, pag marami po akong nahahakot, nagpapasalubong po sa kanila. Minsan naman po, pag konti. Wala po. Uwi na lang po ako sa bayan, matutulog. Buwan ko isang. Ayun ka na, Jay. Na? Ayun ka na. Di magigising po sa umaga. Magigib po muna ako. Nag-iigib po. Pangan lang po ito, hugas tsaka panligo. Guhain ko po talaga ito. Minsan po, umaga na po. Tapos sa hapon po, tubig. Isa lang po. Bye. Yeah.
Seryoso po, mabait naman po yun eh. Tapos, magalang, masipag. Pagkapa ito ako ng manok. Ano po ito yung bigas pag wala po ang patuka? Ito pa pinapatuka ko. Anim po sila magkakapatid. Tatlo siya sa pang-anim na magkakapatid. Para po ako na lang po bilhin ng mga gamit ko sa eskwelan kasi po nahihirapan na rin po si mama eh. Mahal na kasi po sila nag-aalaga sa akin eh. Kagayot na sapatos. Ako lagi wala. Sa ito. Po, yung dinadayo po to. Dinadayo po to kasi po parang ginagawa nila po itong resort. Pero sa kabila po na lahat, dito po kami kumukuha ng pangkabuhay namin tsaka pang gastos. Pag-aaral po, kasi po, pag nag-aaral ka, marami kang matututunan. Pag may natutunan ka, napasok ka sa magandang trabaho, malaki na po yung sweldo mo kaysa sa mag-bot ka.